Noong nga pong Sabado, isang malahiganteng buhaya ang nahuling buhay sa Agusan del Sur. At sa sobrang laki ng buhaya, nagulantang ang mga eksperto hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang panig ng mundo. Ngayong gabi, ipakikita namin sa inyo ang pangalawang pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas at nandito lamang ang buhayang ito sa Metro Manila. Ang aming special report. Ang higanting buwaya na si Lolong ang itinuturing hindi lamang pinakamalaking buwaya sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pinaniniwalaan din na ang buwayang si Lolong ay nasa 50 taong gulang na. Si Lolong ay isang male saltwater crocodile. Yung nahuli sa Agusan, ba't lumaki ng ganong kalaki? Matanda na po siya. At okay, ibig sabihin, may suitable area pa sila doon sa Agusan, okay, Mars. Agusan, oh. So, napanatili niya yung kanyang survival doon sa area. Nilinaw din ng PAUB na critically endangered na o nasa panganib ang bilang ng mga katulad ni Lolong na matatagpuan din sa Ligwasan Mars sa Mindanao at sa Rio Tuba sa Palawan. Itong porosus makikita sa ibang bansa. Like? Australia, Indonesia, Malaysia. So, hindi lang sa Pilipinas nakikita yung porosus. Ito yung pinapayagan natin, commercialize na yung kanyang leather, anumang meat products, anumang byproducts na man-generate from salt waters. Ano ang nagpapakaunti sa kanilang populasyon? Una po yung encroachment ng kanilang habitat, yung mga pinamamahayan ng tao, so nababawasan yung kanilang area for reproduction. Pangalawang, hunting, kasi maraming tao natatakot sa buhaya and they don't really appreciate anong kahalagahan nito kung bakit dapat hindi pinapatay. Bakit daw yung sa Agusan eh, ayaw kumain? Stress pa po siya, sir. Opo, sa ilang araw na siya ay hinuhuli, bago siya nadala doon sa enclosure niya sa Consuelo, na tinalian siya, isinakay siya sa sledge, no, itinransport, ibinaba, pinakawalan, sa dami ng taong tumingin sa kanya, at sinakyan-sakyan pa siya doon. Ay talagang ma-stress siya. Parang tao din, pag sobrang pagod, hindi ka makakakain. Pero, mas nasa critical na kalagayan ang mga buwaya sa tubig tabang o mga freshwater crocodiles. Isa na rito ang Crocodilos mindorensis at sa Mindoro lamang natatagpuan. Yung mindorensis, restricted ang distribution sa Pilipinas, confined sa atin. So pag nawala yung mindorensis, globally extinct siya. Kaya ganun siya kahalaga. Ang freshwater crocodile ay lumalaki lamang ng hanggang 3 metro. Kung si Lolong ay 20.1 feet, ang pinakamalaking buwaya sa Pilipinas at maging sa buong mundo, may pumapangalawa sa kanya, si Shark, na nasa 18 feet at dito lamang sa Malabon Zoo, lumaki. So ilang taon na ngayon sa zoo? 25 years na po. 25 years na nakatira dito. Opo, and pero nung dalhin sa iyo, mga gaano kalaki? Ganyan kalaki lang po. Ganyan kalaki? Opo. Ngayon, ilang feet na? 18 feet na po. Pero anong kinakain niya? Manok po, manok, baboy, baka po. Baka, opo. Mga karne. Opo. Lumaki si Shark sa kulungang 150 square meter kasama si Kobe. Ayon sa mga opisyal ng PAUB, mahalaga ang papel ng mga buwaya sa balanse ng ating ecosystem. Ito ay may environmental role. Sila ay palagalaw sa kanilang tirahan at tinatanggal nila yung anumang mga debris na pwedeng tumakip sa araw at sa aeration na kailangan din ng mga organisms na nandun sa kanilang tirahan. Sa ganon, nagkakaroon ng growth ng anumang organisms sa ating river, katulad ng mga isda.